What is up, mga tid? Dumating na yung in-order natin sa Shopee na Magneto Cooler. Eto. Yan. For only 180 pesos, meron na tayong Magneto Cooler. Almost 240 pesos para sa shipping fee. Yan, dumating na. So for today's video, ipapakita ko sa inyo yung mga mahilig mag-DIY dyan kung paano mag-preventive maintenance ng Magneto natin and ng stator. Kasi sure ball na kalawang na yon, kasi common issue ng mga matik natin ng motor is yung Magneto, talagang kinakalawang yun. So pipinturahan natin na ito ng high temp na spray paint. Papakita ko sa inyo step by step kung paano tanggalin yung Magneto natin, yung stator. Ito na, nakaready na yung Aerox natin para ma-prevent natin yung error 12 na issue sa Yamaha Aerox 155 natin. So tara, samahan nyo ako, mga tol. Kailangan natin ng 8mm na T-wrench. Kakalasin muna natin yung mga bolts dito sa may radiator. Natanggal na natin yung radiator, sunod na tatanggalin natin ay yung fan. Gagamitin natin ay impact wrench. Kung wala naman kayong impact wrench, pwede rin yung T-wrench na 10mm. Yun yung sukat dito sa may fan cover. Yan. Tatanggalin muna natin itong tatlong tornillo na to. Ang sukat nito 10mm. Yun, sobrang kalahong na ng Magneto natin. Okay, natanggal na natin yung fan. Yan, mga tid, kita nyo naman, sobrang kalawang na ng Magneto natin. 12K Odo yung tinakbo na ni Roxy. Pero kita nyo naman yung Magneto, sobrang dami ng kalawang. Sunod na tatanggalin natin, mga tid, is yung metal inner cover nung Magneto. Kailangan ulit natin ng 8mm na T-wrench para sa mga bolts na ito. Tanggalin muna natin. Tanggal na natin yung metal inner cover ng Magneto. Ayan. Silipin natin yung Magneto natin kung ano itsura. Napakadaming kalawang, tid. Ito, natanggal na natin yung metal inner cover, yung fan. Sunod na tatanggalin na natin is yung Magneto. Kailangan natin doon ng 17mm na socket. Okay, ito yung kailangan natin, 17mm na socket para sa nut dito sa may Magneto. Gagamit tayo ng impact wrench. Kung wala naman kayong impact wrench, pwede naman yung Y-tool. Pwede nyong gamitan to ng Y-tool, mga tid. So to, titirahin na natin to. Pag natanggal nyo na yung nut ng Magneto, tanggalin nyo din tong washer na to. Gamit na lang kayo ng screwdriver, may magnet naman yun. Tsagayin nyo na lang hilahin. Yan. Pagtapos nito, gagamitin na natin yung puller para mahila na natin tong Magneto. Eto na yung puller natin, men. Yan. Gagamitin na natin to. Ang ikot ng puller, mga tid, pa-counterclockwise, men. Ganun ang ikot ng puller natin, mga tid. Kita nyo naman yan, counterclockwise. Higpitan nyo na lang ng todo para safe. Okay, safe na, mga tid. May higpit na. Pasok nyo na tong mail. Yan.
Pag nailusot nyo na to, men, babarilin na natin to ng impact wrench para matulak na natin yung magneto palabas. Ang ikot na ito, men, pakanan. Paklockwise to, men. Yan, kita nyo naman, paklockwise. Gagamitan natin to ng impact wrench. Ang sukat nung puller natin na male, E17 pa din. Yan. Tapos ang ikot ng impact wrench, men, pakanan para maitulak yung magneto. Nakikita nyo naman yan, lalabas yung magneto. Mahihilan yan. Kapakakapayin nyo na lang kung paano. Yan, kapayin nyo yung pagbaril ng impact. Okay, natanggal na natin. Sobrang kalawang na, mga tid. Sunod na tatanggalin natin itong stator. Lilinisin lang natin. Kasi kalawang na din yan, men. Dito sa stator may tatlong Allen bolt. Kailangan nyo lang siyang tanggalin. Pag natanggal nyo na itong tatlong Allen bolt na to, yung socket naman, may dalawang socket dun sa wire ng stator. Kailangan nyo din tanggalin yun. Tanggal na yung stator natin, sunod natin tatanggalin yung dalawang socket doon sa may wire ng stator. Ito yung isang socket. Gamitan nyo ng maliit na flat screw. Sundutin nyo lang, yan yung parang clip. Tapos hilahin nyo lang. Yan, tanggal na. Tapos itong malaki, pupush nyo lang itong nasa kaliwa. Ito, yan. Ito, yan. Push nyo lang yan, tapos hilahin nyo. Okay, safe. Ganun lang, mga tid. Eto na yung magneto tsaka yung stator natin. Lilinisin natin ito mamaya. Lilihain din natin itong stator natin tsaka yung magneto. Lilihain din natin. Tatanggalin natin yung kalawang. Yan, kita nyo yan. No? May mga kalawang. Lilihain natin siya ng 360 na grit ng liha. Tapos, pipinturahan na din natin itong magneto ng high temp na black. Tatanggalin muna natin itong mga kalawang neto bago natin bugahan. Lilihain muna natin. Lilinisin muna natin to. Yan yung pinagkakabitan ng magneto. Yung pinaka-housing niya. Ginamitan ko muna ng pang CVT cleaner to, men. Yan, laglaga naman yung dumi. Kita nyo naman. Okay, mga tid, safe. Malinis na. Lilihain na natin yung magneto. Yes, ito na yung magneto natin, tid. Bubugaan ko muna ng anti-rust na lubricant para lumambot yung mga kalawang bago natin lihain. Yan. Para mamaya pagkaliha natin, malambot na yung kalawang, men. Okay, lilihain na natin. Yan, 360 na grit na liha. Tamang liha muna tayo, mga tid, para safe. Yan, malambot na siya, men, kasi nababad na siya sa ano eh, sa lubricant na anti-rust. Kaya banayad na ang ating pagliha, mga tid. Eto na, mga tid. Makinis na makinis at wala ng kalawang. Sinaga natin siyang lihain. Kita nyo naman. Malinis na at makinis na ang ating magneto. Ready to paint na siya ng heat temp at high temp na spray paint. Let's go! Pipinturahan na natin siya ng high temp spray paint. Glossy black. Siguro mga 3 coats pwede na. Okay, first coating muna natin. Yan, pitik-pitik lang. Huwag masyadong babad para mabilis matuyo. Siguro mga drying time 5 minutes to 10, pwede na. Tapos second coating na agad tayo. Yan, safe lang, banayad lang tayo, mga tid. Okay, mga tid, ito na yung third coating natin sa magneto natin. Yan, mukhang solid naman na. Kaya pwede na to.
Habang pinapatuyo natin yung magneto natin kasi nakapag third coating na tayo, linisin muna natin itong stator. Lihain na rin natin yung gilid ng stator para matanggal yung mga kalawang. Kasi dito nang gagaling yung kuryente talaga sa stator. Kaya yan, lihain lang muna natin. Tamang banayad liha lang para safe. Yan, kita nyo naman yung difference kanina. Medyo maputi na yung gilid ng ating stator. Unlike kanina, di ba, sobrang daming kalawang. Safe na to mga tid, safe na. All goods na mga tid. Yan, tapos na natin siyang liyain. Wala nang kalawang yung gilid ng stator natin. So, pwede na to. Safe na to mga tid. Habang iniintay natin matuyo yung magneto, kabit na muna natin to stator mga tid. Yan, para mamaya, salpak na lang tayo ng salpak para mabilis na yung gawa natin. Babalik nyo lang ulit yung tatlong allen bolt dyan. Doon sa may stator, tapos kabit nyo na yung sakit. Tapos merong rubber dito, yan, sa taas. Kabit nyo lang din, ipit nyo lang doon sa taas. All goods na yan mga tid. Ito na yung tatlong allen bolt. Balik nyo lang ulit. May guide naman yung stator men eh. Makikita nyo naman mga tid kung paano ilagay yung stator. Tapos lagay nyo na tong allen bolt. Higpitan nyo na lang ulit. Yan. Sigurado tuyo na yung magneto natin. Kaya kukunin na natin yun pagtapos natin ikabit tong tatlong bolt na to. Ito na yung kinalabasan ng third coating ng magneto natin. Yan. High temp na glossy black. Spray paint lang yan mga tid. Pero all goods na yan. Yes ah! Nakabit na natin yung magneto mga tid. Sa pagkakabit naman ng magneto, meron namang guide yan eh. Parang meron dun ngipin, kunya. Dun yung isasakto yung pasok nung magneto. Yan, lalagay na natin yung washer. Tapos kabit na rin natin tong nut. Tapos saktong higpit banayad lang para safe tayo mga tid. Okay mga tid, all goods na yung magneto natin. Sunod na natin yung fan. Kabit na natin yung fan mga idol. Gamit lang ulit tayo ng 10mm na socket. Yan, gagamitan ko na to ng impact para mabilis. Medyo inaantok na ako. Yan. Okay, good morning mga kabira. Nakatulog na ako agabi kaya tinuloy ko ngayong umaga. Medyo late na kasi ako nag-start kahapon. Mga 7, syempre kumain pa. Tapos pumunta pa ako kay Lola. Kaya binalikan ko lang to. Kakabit na natin yung metal inner cover nung ano, magneto natin. Ayan. Gamit lang ulit tayo ng 8mm na T-wrench. Thank you.
Okay, kabit na natin yung bolts dito sa radiator. Kakabit na natin tong radiator para pagtas nito, te-testing na natin yung motor. Titignan natin kung may error. Pag nag-start siya, all goods tayo, wala tayong naging problema. Okay, kabit na muna natin to. Okay mga tid, tapos na natin gawin yung magneto and stator cleaning prevention maintenance natin. Napinturahan na din natin yung magneto. Ngayon, itatry natin kung mag-i-start yung Aerox natin. Ayan. So, tara, sa panel namin. Tignan natin dito sa panel. Okay. Wala namang error. Start natin. Okay mga tol, gumana naman. So, walang naging problema. Para ma-prevent natin yung error 12, kailangan natin linisin yung stator and magneto natin. Kailangan natin pinturahan to para mas maaga, mas maganda. So, kung may mga natutunan kayo sa video na to, men, like nyo na rin. So, peace!